Oh, what's up sa inyo mga idolo? Nice one, curse one. May share na naman akong panibagong video sa inyo. Nag 5 man tayo dito, kasama natin yung mga followers ko sa Facebook page ko. So, pwede mo ako doon i-follow. Share ko sa iyo yung mga good at bad decision making na ginawa ko sa larong ito. At share ko rin kung paano kami nanalo at paano ako naging MVP sa larong ito. So, ano pa hinihintay mo? Nice one, curse one. So, inuna ko na lang muna dito yung red. Actually, hindi kasi ako nakapokus dito. Napindot ko kagad yung second skill. So, mali tayo doon. So, small mistake lang naman. Okay, so inuna natin yung red. Dito, malakas yung mga katapat namin. Kasi, talagang, hindi nakalamang sila ng umpisa. Okay. Pero, nabawi pa rin naman natin. So, pakita ko pala sa yung ano, yung 5-man top, so 5-man din yung kalaban namin. Ang talino nga na naisip nila, na yung pinili nilang marksman, hindi marksman sa gold lane. Ang pinili nila yun. So magandang hero yan para isipin mo kung kahit wala silang marksman, ma-SS-an niya lang yung carry or yung parsa namin. So madali, mabilis na mapatay. So balik tayo dito sa laro. So inuna natin yung red. Pagkatapos, yung katabi niya lito. So hindi na, ito, hindi ko na kinontest, di na ako lumapit sa ano kasi mas mataas yung burst potential nila. So na retry kagad ng kalaban. So sabi ko back na kagad kami. So yan. Tamang back lang. Focus lang muna sa jungle kasi Balmon yan guys. Ang hirap sabayan yan sa laro. Okay. So hindi na tayo nag-focus dyan. So inu natin yung blue. So dito rin pala sa explain namin, mas malaki yung advantage kasi nakatamo sila tapos kami zilong, 'di ba? Nahirapan yung kampi ko sa katapat niya. So buti na nag-rotate dito yung parsa namin. So ako na kapag jungle naman ng libre. Okay. So tutulungan nila ako kunin yung ano, yung crab view para magkaroon ako ng gold. So tamang layo lang ulit. Tamang layo lang. Okay. So, kaso nga lang namatay. Isipin mo, nakita mo yon, ano, iba yung tinira ng zilong. Tapos, iba rin yung tinira ko. So, buti dito hindi ako namatay. So, tamang layo lang. Disiplina. So, dahil nung guys, so, kunat ng ano, tamos, hindi namin patay-patay. So, balik lang ulit tayo sa jungle natin. So, binigay ko na ang naging decision ko lang dito. Sabi ko, bigay na naman yung turtle. So, actually, ano, kasi hindi na, ano, sabi ko, i-check na lang. Pero yun, hindi na namin hinabol. Kasi malayo din ako eh. So, yan, tamang jungle lang ulit. Ano, napakaganda guys ng ano, di ba, pick niyang kalaban. 5 man sila, tapos nag-in. So, yun, madali niya na SS-an yung MM namin. Lugi 1-on-1. Okay. So, yan lang naman ano sa early game. Babawi lang kami mamaya. Papakita ko yung mga decision making na ginawa ko at ng ginawa ng team ko. So, ako rin kasi nag-shot call dito eh. So, yan. Tamang jungle. Kita mo guys. So, ganda ng rotation. Tatlo sila sa top. Diba? Pero, yan. Nagawa natin ang parang. Tapos, ganoon din. Tatlo din kami sa bot. Yung kampe ko habang nag-jungle ako. So, isa-try ko i-dep yung pinupush ng Balmon. Okay. So, para hindi kami ma-push. Importante guys, huwag nyo hayaan ma-push yung mid. Okay? Tapos dito, try ko, ano, tanggal yun. Namatay na naman guys, 0-4 na. Okay, 0-4 na yung kalaban. Ay, kami pala, 4-0 na sila. Okay? So, focus lang ulit sa jungle. Kasi, wala tayo mga kung objective guys. Hindi pa kami pwede lumabas dyan. Diba? Mas malakas yung power spike nila sa umpisa. Lalo na may Cupra, isang set lang kami. So ako dito, naghihintay lang na pwedeng gawing objective. So nakikita ko nakikipagbakbakan yung MM namin. So ako tumulong lang din. So tamang layo lang guys. Ito, yun, buti napatay pa, namatay pa yung yin nila. Pero namatay din yung MM namin. So ako hindi ako makaalis, hindi ako makatawid. Kasi nga, nandito yung Balmon, nakita ko. So ang ginawa ko na lang, kinuha ko lang muna saglit. Okay. So, yun nga lang napatay. Hindi rin naman ako makakalis ito. Kinuha ko na lang yung gold. Okay. So, nakita ko dito. Isipin mo guys kung gaano ako kinakawawa nila. Diba? Dinidinayan nila ako. So, yan guys. Dinidinayan talaga nila ako para di ako makaipon.
So yan, tinitipi-tipihan pa ako, guys. Di ba, grabe nga. So, yan, nagpo-push na sila. Tapos, yung pangalawang turtle, binigay na lang din namin sa kanila kasi wala, hindi kami makatapat. Okay. So, ito guys, so hindi ako pinagpapahingan talaga ng jungle. Diba, buti na nakuha natin, na-retry ko. Okay, kasi nakuha naman, nag-retry na siya sa turtle. Okay. So, yan, tamang jungle. Ang sinabi ko sa tank namin, samahan niya na yung carry. Para, kung sakaling mag-gank, kasi yun na yung susunod ng igagank ng, ano eh, tank ng kalaban. So, apat namin dito na naghihintay. So, naghihintay lang kami ng ano, yan o, nag-SS na ako para alam ko kung naghihintay yung tank. Magsiset ba? So, dito tamang hintay lang kami. Yan. So, ito, sugal tong ginawa namin dito. Isipin mo, ano, hinayaan na lang namin i-push yung mid. Tapos kami mag-push na lang apat sa bot. Diba? So, alam namin na hindi uuwi kagad yung yin. Kung umuwi man siya, ano, umuwi siya, na-push naman namin, nakuha namin objective. So, trade na lang. Mas maganda yung ganun, guys, na nakipag-trade na lang kami. Kasi mahirap makipagsabayan sa kanila. Tapos, yun, namatay na naman yung zilong namin. Kasi nga, ang lambot niya kumpara dun sa fighter ng Tamos. So, balik jungle lang ulit tayo. Ayan. Wala pang masyadong mangyari dito, mamaya tayo sud-sud yung momentum natin. So, tingnan mo guys, grabe yung galaw ng kalaban, di ba? Apat kagad sila guys. Ang ganda ng rotation nila. Lamang na lamang sila. Tapos tayo, ang ayan, katulad nito guys. Oh, ito, hindi na naman ako titigilan ng taano, ng Balmond, di ba? Nanakawan at nanakawan na naman niya ako. So, ayan. At least nakuha nga niya eh. Nakuha niya, na-retry niya. So ako, balik jungle. Tamang jungle lang ulit. Tapos binibilisan ko dito mag-jungle kasi nakita ko nagkakaroon ng clash sa bot. So, yan, tama naman yung decision natin. Yan, napatay natin Nana. So, yan, pinapatay ko din yung, ano, Cupra yung tank. So, napatay din natin yung tank nila. Naka-double kill tayo. Tapos lumabas pa yung yin. So, ako yung na-SS niya. Buti nilang mas malaki yung buhay ko. Kasi tamang layo. So, yan. Napatay. Napasama pa yung pagka hindi pa siya umuwi. So, dito. Kaso nga lang, dito nagkamali ako ng first kill. Okay. Nag-first kill ako agad. So, nagkamali yun. Guys, pati yung MM namin namatay din. Hindi siya nakatawid. Ewan ko anong nangyari doon. So, ito pinalagan pa ng zilong namin. So, wala. Hindi niya kaya yan, guys. Fighter kasi. So, ayun, tinitipi-tipihan na kami dito. Mamaya babawian namin yan. Okay. So, ganyan na. Tis-tis lang talaga muna kami. Tamang tis lang. Talaga makikita na magad, guys, advance maglaro yung kalaban namin. So, yan. Yan, buti na nag-overcommit yung mage nila. So, dito nagka-try kami na kunin yung turtle. So, kasi di ako makalapit, guys, eh. Pero maganda yung pagkapasok ng gatot ka. So, yun. Na-burst namin. Dahil may carry din naman kami. Kaso nga lang, hindi namin nakuha yung turtle. Okay? So, more on defensive gaming. So, ako, salit na habulin sila. Nag-focus na lang ako sa pag-push. Tinutula ko na lang yung minions. Okay? So, dahil wala ng objective, katulad niya, no, mamatay lang ako. Nag-back na lang ako, guys. So, focus lang tayo sa objective. Okay. So, inuna ko na yung Maleficaro kasi sobrang kunat nila eh. Buti dyan may retry ako. Okay. So, balik tayo sa red. Tapos ito, napasama na naman yung ano, zilong namin. So, yun guys, talagang lugi siya. Lugi kasi siya sa hero eh. Diba? Tapos marunong pa yung kalaban namin. Lakas magtamos. So, yan. Ito, pinapatagal na lang namin laro. Play safe. Nalang hinihintay na namin sila dito na magkamali. So, yan din gagawin nyo guys. Alam nyo rin dapat kung kailan malakas, di ba? Mid, may early game, mid game, late game. Alam mo kung ano, kung saan malakas yung hero mo. So, ako, kailangan ko, para magkaroon ako ng mas malakas na damage, kailangan ko pa ng tatlong item na mabuo. So, hinihintay ko guys na mabuo yung
ano, yung panghuli, pangatlo kong item para at least makapag sabayan ako sa damage sa kanila. Kasi bukod sa pag wala pa akong item, malambot din yung hero natin. Okay, isang set lang tayo tapos Balmon niya, napakalakas early game sa mid game. Ganun din yung Tamus, di ba? So, ito, playing safe lang ako, hindi ako nagpapakita. At saka, yun yung maganda pag may SS ka naman ng Yushin Chin. So, iwas gank. So, dito nag-SS na ako kasi titignan ko kung papesto yung coup para malapit sa akin. So, hindi naman. So, hinayaan ko na lang ma-push. So, ito, nagpalag na kami, pumalag na kami. So, buti na napatay yung yung Cupra nila na burst. So, napatay din natin yung Tamus. Naka-preheat tayo. Tapos, dito nag-back na ako dito. Kasi, yan, pwede ako mapatay ng yin. Okay? So, ito yung Zilla. Makita ko, hinahabol na lang yung Nana. Pero, di yung nahabol. So, ako, tamang death na lang. Tapos, hinahabol pa ng Parsa. Ako, focus na lang tayo. Dito pala, nag-aabang pala yung yin. Buti na lang ako, hindi ako lalabas. Diba? Kaso nga lang yun, napatay siya, nabigyan siya. So, yan. Yan, tumalong, sabi ko, talong ka na kasi nandiyan yung yun. So, ito mapatay natin. So, buti na lang, aabangan siya dito ng Zilong. So, mapatay natin yan, guys. Okay. So, nag-SS ulit ako para malaman kung nasaan ang kalaban. So, wala naman. Kasi baka feeling ko nandito yung Balmond eh. Kaya nag-SS na ako nun. So, na-secure natin yung blue. So, nakita ko, nag-initiate yung kampi ko. Tamang ano lang muna ako. Tamang depth lang muna. So, hindi ko alam, hindi ako pupunta dito kasi katulad niya, no. Nag-set na naman, guys. Napakalupit ng set ng Cupra nila, guys. Pero buti na lang, hindi napatay. Di ba? Nasayang lang yung set. So, yun, munti ka na mamatay yung kampi ko. Pero makita ko talaga, guys, may galawan. Kaya kasi may communication kasi sila, eh. 5-man kasi sila, guys. Kaya medyo, talaga, ang hirap. Pag isang set lang, isang pagkakamali lang namin, guys. Durog kami. So, at least dito may damage na rin tayo. Ito pala, may mali ako dito. Kung mapansin mo, buti na nagpo-push yung Zilong namin. Kaso nga lang, kita mo, dito na mental block din ako. Nandito yung carry. Nandito yung carry namin. Pati yung Gatotka. Ayun, nandyan silang dalawa. Tapos ako, ang nakita ko sa mapa, yung Tamus. Tapos, yan. Nandyan na rin pala yung yin. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. So, katulad ito. Yan o. Eh, super slow yan, guys. Patay na naman ako. Diba? So, nalikuran kami, guys. Papunta kami dito. Tapos, nandito pala sila. Umikot. So, namatay kaming apat. So, ang nabuhay lang yung Zilong. Buti na nakaka-push naman yung Zilong. So, at saka, swerte din na medyo malayo pa yung minion. Pero, yan, nag-decide sila mag-push. Sana kung ako sa kanila, nag-push na lang sila. So, yan, nag-push na lang sila. Habang nag-lord yung Tamus. So, napakaganda. 5-man kasi sila eh. Kaya maganda yung communication. So, yan, nag-first kill ka agad ako. Nag-try ako mag-SS kung sakaling makuha ko. Aso nga lang hindi. Tapos dito, napatay ko yung yin, naabutan ng arrow. So, yun, napatay, guys. Akala niya siguro hindi ko maaabutan. Tapos dito guys, nag-respawn na ako. Kasi hindi pa umuwi yung kalaban eh. So yan, napatay din natin. Okay, dalawa yung napatay natin. Yung yin pati yung Cupra nila. So dyan guys, yung mga simple mistake na ginawa nila. Dyan guys, bumaliktad din yung laro. So kita mo guys, sobrang layo ng pagitan ng score. Pati sa 22 sila kami 13. Tapos yung gold, ang layo din. So, yan, agawan pa ako dyan ng retry, lito na retry, may retry siya ako wala. So, nag-back na lang, okay na yun. So, buti na lang, naka-pre-lord sila dito na na-dep nila, na wala yung kalaban. So, at least dito, medyo may damage na ako, guys, kasi may apat na ako na core item. Okay? So, yan, tamang dep na disiplina. Nagbabaka ako kasi baka masitan na naman ako ng Cupra eh. Isang setan lang ako ng Cupra. Okay. So, yan, tamang depth lang. Hinihintay ko guys sa pumasok sila. So, kiniklear ko lang yung lane, yung wave ng minion. So, pinasok na ng Gatot, kaso wala siyang tinamaan. So, ito, nag-aabang na rin yung Zilong namin sa likod. So, and guys, pasensyoso lang ako dito.
Hinihintay ko yung tamang timing. Kung sino unang pumasok tapos magkamali. So, siya yung talo. Okay? So, yan. Tamang depth. Ayun, ano guys, nag-set na. Buti na ang naset niya yung tank yung makunat pa. Kaso nga lang mapatay. Pero mapatay ko rin naman yung Cupra. So, dito tamang back lang ako guys. So, yan, na frame shot pa ako. So, okay lang guys, ano, good trade. Tapos, yun, napatay pa ng Zilong. Nahabol ako, nasa base lang ako. Tapos, napatay pa na ulit ng Zilong. Yung dalawa, yung core, pati yung support. So, tayo, tamang depth. Napush na nga eh. Pero, nag-focus lang muna tayo sa jungle. Kasi nga, wala rin tayong makukuha dyan. Hindi ko rin alam kung nasaan yung panahon yun. Hindi ko rin alam kung nasaan yung yin. So, hindi ko alam pwede ako ma-SSan niya. So, ito, kiniklear, bala ko lang i-clear. So, hindi na ako, ano, dito na ako sa gilid pumunta. So, yun, ang tapang ng MM namin. So, dito, tamang tago lang muna sa grass kasi hindi rin ako pwede mamatay kasi malapit na yung Lord. So, play safe lang muna. So, yan, na-SS, ano, ko, nakita ko yung yin ko na saan. So, ito, sumasama na ako sa kanila. Baka sakaling, ano, mag-set yung tank namin. Okay? So, ito, yun nga lang, nag-SS na yung Zilong namin. Kaso nga lang, yun, hindi niya na patay. Hindi niya nahabol. Nailang din siya. Okay, so ito, napaka-crucial dito na talaga matapos yung laro kasi nga, last Lord. So, may maganda akong i-explain sa inyo dito guys kung paano nangyari. So, dyan, nag-Lord na sila. Nakikita na namin yan na may, ano, yung tumatalbog. So, makita mo, napaka-pasensyoso ko guys kasi alam ko naman di kagad. Ito na yung nangyari. Nagka-clash na, nag-set na ako. Dito ako dumaan sa gilid. Okay? Tapos naging pasensyoso ako. Ito guys, oh, nakuha ko pa yung retry. Na-retry ko pa yung core. So, naka-preheat pa ako pati yung Zilong. So, yun guys, napatay pa namin. Naka-double kill ako, naka-double kill din yung Zilong dyan. So, ito diretso dahil may patulak kami na ano na minion. So, ito, mahihirapan yung Balmon na mag-depth. So, madali na to sa amin. Okay, namatay nga lang yung tank pero kayang-kaya. So, yan, napatay ulit natin. Okay, so, yan guys. Sana may na-share ako sa inyo na mga galawan na decision making. Yung naging defensive muna tayo, di ba? Importante is alam mo kung kailan ka may advantage. Yan, naging MVP pa tayo. So, ang pinaka-explanation lang dito guys, yung mga kalaban natin, lalo yung Balmond, lamang talaga sila sa early game. So, importante, alam mo kung kailan makakalamang yung damage. Yung tawag yung hero spike. Alam mo kung kailan tataas yung damage ng hero mo. So, depende din sa, kung mid ka, mas malakas ka sa early. Kung fighter ka, ganun din mid. Early to mid. Pag mga assassin ka, kaya core ka, marksman, kailangan mo muna ng mga dalawa or tatlong item para talagang mataas na yung damage mo, makasabay ka. So, yun. Sinary ko lang guys yung ano, more or naging defensive tayo. Tapos, yung objective, yung nakipag-trade tayo, hinayaan natin mapush yung mid. Kapalit nung mapush naman natin yung bot. Para at least may napupush pa rin tayong tower. So, kung nagustuhan mo yung video yung to at may natutunan ka, baka pwede mo naman akong tulungan palawitin yung YouTube channel ko. Pa-subscribe sa YouTube channel. At pwede ka rin mag-comment, pa-like na rin, pa-share na rin. So, maraming salamat sa panonood, idolo. So, nice one, curse one. If nagustuhan mo ganitong uring content, baka pwede mo naman akong suportahan sa aking YouTube channel. Baka pwede mo naman pa-subscribe ang YouTube channel ko, DCMI Gameplay. Gumagawa ako ng mga Mobile Legend content at ML Basic Tutorial, Epic to Mythic Tutorial. So maraming salamat guys sa suporta. Nice one, curse one. If nagustuhan mo yung ganitong content, baka pwede mo naman akong i-follow sa aking Facebook page, Idolo. Mag-build kami ng community para sa mga taong gusto umabot ng Mythic at gusto lumakas. Tayo magtulungan magpataas ang rank. So, ano pang hinihintay mo guys? Follow mo na ako sa Facebook page ko.